Hi, plan kids! So, hindi masyado ako makakatingin dyan kasi po nagdadrive ako, obviously. Papunta po tayo sa Bulacan, sa Santa Maria, Bulacan. At pipick up tayo ng mga halaman sa Shena's Garden and sa Just for Cruise. May mga orders po tayo sa kanila. So ito na yung binabanggit ko dun sa mga previous vlogs ko, mga nanamain natin na sobrang dami yata. Anyway, hopefully hindi tayo awayin ni babe sa mga halaman na makukuha natin ngayon. Karamihan naman, actually yung halaman, halos lahat. Meron bang inulit? Pero hindi, alam ko lahat, wala pa ako. So again, mas lalo na yung galing kay Shena's Garden, most of those are wishlist. Ah, meron iba. Merong siguro mga dalawa o tatlong halaman kay Shena's Garden na katulad ng isang Talatea na kukunin ko. Sobrang laki kasi niya. So, yung version nung meron na ako noon, pero yung sobrang laki niyon. So, yung malaking niyon yun yung isasama natin sa collection natin. Tapos yung maliit, kasi may bago akong project na gagawin. Gagamitin ko yung present ko na halaman na ganoon dun sa project na gagawin natin. Ang ganda ng project na gagawin ko, feeling ko lang. Feeling ko nagandahan sa sariling project yun. Pero feeling ko magagandahan nga rin kayo. Anyway, so ito nga yung gagawin natin. Dalawa yun. Hindi, yung new project natin, mga tatlo. So kaya nag-iipon din ako ng mga halaman na pwedeng ilagay doon sa project na yun. Kasi nga, yung isa parang revival project. Yung tatlo, new projects talaga siya. So nakakatingin ako kasi stop. Anyway, so yun. Mamaya, hindi ko na papakita yung papunta doon. Pero, ito nga. Mamaya, pagdating natin doon, yun, doon na lang tayo mag... papakilala ko sa inyo si Mommy Josie ng Just for Cruise. At siya. Hindi ko pa alam yung pangalan ni nung may-ari ng Shena's Garden. Hindi ko alam kung siya si Shena. Pero mamaya alamin natin kasi sabi niya sa akin is last time is sa susunod daw is magkape kami. So hopefully, although hindi ako nagkakape, ayun, wala lang. So malamang makakapagkwentuhan kami. Okay? Sige, I'll see you later. Nandito na po ulit tayo sa Shena's Garden. Andito na po ako sa Shena's Garden. At kunin natin yung ating mga namain. Ito po yung kanilang shop ngayon. Wow, ang lalaki ng silver sword pala, oh. Ayan, oh. Ayan. Mga parang may bago silang dating lahat. Ayan, oh. Dami. Ayan. Parang kukuha ko ng silver dragon ulit. Ayan. Ayan, ang dami, oh. Ang laking silom nito. Ganito rin yung atin. So, ayan yung
Wow, ang ganda ng Mirabilis, ang laki. Yan ang pangarap natin sa buhay, na maging ganyang kalaki ang ating Mirabilis. Ayun si Fat Belly. Ay, sino kaya ito? Ang ganda niyan. Anyway, ito gusto ko rin sana ito. Yung hibiscus na hindi variegated. We will see. Hindi ko na pinakita sa inyo ulit, pero yan yung mga dinaanan nating halaman. Ito, oh. Ito yung mga namain na natin. O, diba? Ang dami. Mawin lang tayo, lagot ko. Ano to? Ito ba yun? Philodendron Rudolph. Eh, ito si Rudolph. Ang ganda pala. Talaga. Ito ang ating mga ano, wish list. Si Rudolph, si Ring of Fire, si Red Heliconia. Sino nga ito? Nebula. Nebula. Ito si ano, hybrid ano, black velvet. Okay. Ay, ito si sino nga ito? Si Oo, 'yun. Tama po. Kasi inaalam ko nga kung may mga nadoble ako eh. O, diba, adik? Hi po, say hi to the vlog. Hello. Yeah, Marietta, diba? Mayet lang. Ah, Mayet. Oo. No, Mayet. Sorry, edit ko na lang yun. Si Miss Mayet Shena, siya po ang may-ari ng Shena's Garden. Dito sa Santa Maria pa rin ito, di ba? Santa Maria, Bulacan, Philippines! Ayan, ganda-ganda. Yan yung boses niya gamit pag nagla-live selling. So, ayan, dito natin nakuha yung mga bagong halaman natin at mamaya ipa-plant hall natin pagdating sa bahay. Okay? Garden tour po na kayo last time, di ba? So, kanina nag-short garden tour din tayo. So, pag may gusto kayong halaman, kay Mayet, order kayo. Tapos minsan, madalas actually, pag nanonood ako ng live niya, kahit hindi ako bibili, sinishare ko din naman yung live niya. So, watch out lang po. Okay? Sige po. Thank you, Mayet. Thank you. Hi, Plant Kids! Andito po tayo sa Joss for Cruise. And syempre, pag nasa Joss for Cruise, ang kilalang batikang live seller, ayun. Si Joy Joy, nandito. First, hindi na first time, pero mga pangatlong beses ko pa lang yata siya na timing nandito. Kasi nag-aaral siya live. Ay, ang lalaki ng aloe vera. Aloe vera ba to, mami? Yes po. Ang lalaki, oh. Ayan, ang laki. Grabe. And syempre, dito tayo. Ayan si mami. Say hi to the vlog, mami. Hello po. Hello. And si... Ay! Si Teacher Dondi. Say hi, Teacher Dondi. Sabi naman dito eh. At si Justin ba to? Apo, apo. Justin, say hi to the vlog naman. Ayun. Ayan. So, ito kami. Nandito kami. At titingnan ko. Tingnan nyo yung kanilang mga ano. Yung inyo. Ayun yung halaman nyo. Nasa labas. Mga agabi nilang ang lalaki na syempre ang mamahal din. Siyempre. Ayan, negotiable daw. Gusto ko nga sana niyan, kaso marami pa tayong ano, bayarin. Oo. Ganda oh, lalaki, di ba? Pero actually, compared sa iba, mura na dito kala mami. Kasi ang mga agave, talagang mahal naman talaga. Mas lalo na yung ganyan kalalaki, no? Mga plant kids. So kung gusto nyo, hindi na kayo dito. Mami, ano ba to? Short spine? Yes po. Magkano to? Short spine. 100 to 150. Ito nga ganito mga 100. Ito yung ganito yung nabulok ko. Yan. Alam mo, ito nalusaw sa akin. Ito nabubulok. Ano ba? Lupa? Overwater? Hindi ko alam eh. Hindi naman sa overwater. Hindi ko alam. Maulanan lang siya. Eh, ginawa ko na nga. Nagahalo kayo na si RH. Si ah, yung ano? Composted na rice hull? Yung sunog? Hindi. Hindi dapat. Hindi nga. Hindi po. Tama po yun. Hindi ako naglalagay nun. Ayun. O, yun ha. Keep yun ha. Sa mga cactus. Pero mga cactus. Kasi sa atin po kasi no, that's talaga. Hindi. Pero may mga lugar na hiyang sila.
Oo, ayan oh. Oh, tip yan ni Mamshi. Oo. Ay, ang ganda, ang laki ng walking kalan ka, uwi. Yung ganyan ko, okay naman, buhay naman. Ano nga ito, mami? Enfant. A variegated enfant? Enfant o yung isang nabata. Magkano yung ganito? Enfant. 150 po. Ah, okay. 180 yan yun. 150 lang pong posto. Ito nga po't madami. Eh, yung ganito? 150 malaki. Naku, nalusaw yung ganto ko. Hay, yung ganto kalaki. Gigil ako. Bakit nalusaw? Kaya nga. Naman, bakit, ano ba hindi ko alam. Hindi ko nga alam. Hindi nga ako nagdidilig eh. Tinatamad ako magdilig. Hindi ako nakapagdidilig eh. Kaya pinag-iisipan ko. Saka hindi, pero okay na muna ako doon sa mga na mind ko ngayon. Okay. Sayo naman, ano kung malaki na kasi. Hi, Plant Kids. So, ito na simula ng ating epic call na kinakabit sa inyong nawala ako sa sarili ko. So, kinuha natin ng mga alaman. Uunahin natin itong si galing kay Joseph for Food. Okay? So, ito yung listahan ko sa kanila. Kasi paano ko siyang ilagay sa big pot? Yeah. Okay? So yan sila. Apat na pots ng mini bed. And then we have maliit pala siya. Pero ito ay si Indica. Nagandahan lang ako dito. Yan kasi may kasama siyang Tokyo Sun. Pero ang tigas na ng lupa niya. So puro tuyok na ito. Kasi parang 2 weeks ago ko pa naman ito sa kanila. And then ito si Green Prince. Yan, may bulaklak pa. Tanggalin na natin yung mga bulaklak. Yan, si Green Prince. Ito, bago to. Pistachio. Si Green Prince, nagkaroon na tayo niyan dati. Pero ito si Pistachio first time. Yan, ito si Twin Head na Julius. Yan, mabait to, pero nagkamali lang ako dati ng ano, alaga. Tama, si Crested Nevada. Malapit sa puso ko ang Crested Nevada kasi dati, doon ako nagsimula, nakapagpalaki ako niyan. Napabayaan ko lang after. Sayang. Anyway. And then, this one I see. Marilyn. Ayan. Marilyn. Two heads na Marilyn. Ah, ito. Gandang-ganda ako dito. Ito I see. Nadagdag to sa ating ano. Ionium na wish ko mabuhay naman ngayon, si Mardi Gras. Ah, ito, bago rin to. Si Sasa Queen. We have Big Cupid. Yan, Cupid. Ito naman ay si Apple Champagne. Yan, very good. And then si String of Hearts. Marunong na rin tayo mag-alaga nito, mapabayaan na. Fire Pillar. Ayan. Another Agavoides to, si Fire. Walang pangalan. Ayan. Pero mura lang to. Yung dalawang Peperomia. Si Red Crumpled at saka si Russo. Next box. Ito ang ating pinakamalaki for this batch. Ito, hindi to bago, pumangit lang yung ganito ko. At nakita ko to mura lang kasi sa for a big, big pot. Si Laudinsiana. Dahil nagpo-frustrate ako kay Benemusimi, kumuha tayo ng isang maliit muna. Tapos ito si, sino nga to? Basta kapamilya to ni ano, ni Porposorum. Tapos, of course, si Doris Taylor. Nandito sa kaliwa. Ito. Okay, punta naman tayo sa cactus.
Okay? So, dalawa, dito, tatlo sa ating mga wish list. Okay? Itong una, ito, si Short Spine Golden Barrel na nakatubungan tayo dati, natunawan ako. Ito, si Lopopora, meron pa tayong buhay nito, pero maliit na. And then, ito ang pinakabago sa wishlist natin. Si Inermis. Yan. Tapos, ito rin, nagkaroon na tayo dati dito. Hindi tayo marunong dati. Ngayon, alam na natin. Yung may buhok or may dahon na... ano nga to? May dahon na pinduko. Yan. Tapos, ito... si Coripanta. Kita niyo ba? Yan. Itong isang to na nagustuhan ko lang talaga yung itsura niya. Pero this is a mammillaria. Yan. And then, ito kakaibang opuntia. Rare to. Opuntia richer. Ay? Lalagay ko na lang dyan. Hindi ko mabasa yung sulat. Meron tayong pa free na yan, ito. Limang packs ng VE powder. Yan. Okay. Ngayon, meron tayong kinuha kay Shena's Garden na mapapasama dun sa taas. So, kukunin ko lang. So, ito. Si Dikya. Ito kay Shena's Garden na ito galing. Aloe. Ito hindi ko anong alam ko anong klaseng aloe. Pero sana ito sa ano, rain or shine. Okay. So, yan na yung ating mga CNS for this batch. Yan. Okay? So, punta tayo ngayon dun sa totoong haul natin. Karamihan ng haul natin kay Shena's Garden. Okay? Dali. Yan. Punta tayo dito sa kay Shena's Garden. So, ito. Ayan. Nakita nyo naman. Marami-rami din, no? So, unahin natin ang isa sa pinaka-rare. Actually, yung iba dito, ay karamihan dito wishlist ko. Yung iba, rare na wala tayo. So, kaya napag-grab natin. Okay? So, number one, I see Triangularis. Nasaan ba si Triangularis? Ito. Ito po. Ito po si Triangularis. Yan. So, three branches na Triangularis. And then, next is a very rare one. Si Domino Peace Lily. Ayan. So, first time tayo nagkaroon ng ganito. So, at least third kind ng peace lily in our collection. Okay? And then next is si Gray Star. Kaya ako binili itong Gray Star na to kasi napakatangkad niya. Ayan o. Ayan. Kaya natin siya kinuha. Meron tayong maliit niyan na ipapasama natin sa next project natin. Okay? Okay. So, unahin na natin ito. This is a prize sa game, si hibiscus. So, natutuwa ako sa hibiscus na to kasi suppose hindi papapalit ako ng regular hibiscus. Eh, nakita ko tong dahon na to. Ayan o. May pagka-brown. Ang galing. Eh, ito yung binili ko na hibiscus sa kanila. Ayan o. Nagpo-pure white. So, at least may next tayo na hibiscus na iba naman. Okay, and then ito, it's a kind of a water lily or peace lily. Yan. Matagal na ako naghahanap niyan kasi kabataan ko, yan lang ang peace lily na kilala ko. Okay,
And then ito, another gift from Miss Mayette. Ayan. Isang variegated resina na kalahi daw o pinsan nila Song of India. Ayan. Tapos ito common ano naman to, common na begonia, pero wala ako niyan. So I got one, mura lang kasi siya. Tapos ito, another gift from Miss Mayette. Ayan, ito, nung ulang punta ko sa kanila, nagustuhan ko to. Pero ang mahal, $350 kasi to. Tapos sabi ko, sabi niya, nabanggit niya sa akin na bibigyan daw niya ako ng gift. Ito pala yun. Ayan o, ganda. Maraming salamat Miss Mayette for adding to my begonia collection. So maraming begonia sa haul na to. Then we have ito, golden honey na Sansevieria, para naman dun sa collection natin na yon. And then we have another begonia, they call this a star of Bethlehem. And then here, a rose croton. Tapos ito, isa sa mga ano ko, isa ko sa mga wishlist ko, si Ring of Fire. Okay, hindi nyo pa ma-appreciate ngayon yan dahil hindi pa masyadong ma-variegated, pero ganda yan, favorite ko yan. Tapos ito, a new addition to my, to my philodendron collection. This is a philodendron Rudolph. Yeah. And then this one is a Calathea Hindi ko alam kung shine hindi to shine star ba to? Dali, tingnan natin, baka may pangalan. Jungle Velvet. Ayan. Jungle Velvet na Calathea. Okay. And then ito, si Calathea nakalimutan ko. Pero ilalagay na lang natin dyan sa baba. Okay. Tapos ito, kinuha ko to because of these two. May libreng singonium. So, natuwa naman ako. Okay, tapos ito. Ayan, ito isa sa mga ano rin natin, wishlist. Si Alocasia Regal Shield. Ayan, ang ganda ng dahon yan. Silvery blue ang dahon yan. And then, here is another, Sansevieria addition to our collection. Nakalimutan ako, golden din tawag nila dito eh. Okay? And then ito, si Black Velvet, pero hybrid. So this is another version of the Black Velvet. Taya. Tapos ito, si Black Mamba Begonia. Yan. Tapos ito si Calathea Illustris. Ayan. Gustong gusto ko to. And then, this one is a Calathea White Star. Nalaman ko, napansin ko, meron pala tayong ito na malaki pa. So, yun lang. Diba? Pero okay lang. Maganda naman kasi siya. Tsaka mura lang yan eh. 80 lang yata yan eh. And then this one, another mura, an Aglaonema Fish Eye. At meron tayo natin dito, pero natunaw. And then this one, ito, si Alocasia Nebula. Ang ganda ng dahon, di ba? So, madadagdag yan naman dito sa ating mga, yan, sa Alocasia collection natin dyan. And then, ito, another freebie. Yan, si Dark Lord. Thank you sa freebie. Multi-stem pa. And then, a wish list. Si Red Banana. It's a kind of heliconia. Ayan. Mura lang din yan. Kahit sira yung dahon. Okay lang. And then lastly, si Aglaonema Common Con Rose. Ang ganda, di ba? Kakaiba to eh. So, yan.
So that is our plant haul from Shenas, including the nanandun sa ano. Maraming salamat, Mayet Shena. Actually, in-interview ko nga siya dun sa ano, sa una part. So you will see. Pero ano, I talked to her na we will have a I will do a formal interview of her kung paano yung start niya. So ilalagay muna natin to sa mga i-distribute muna natin para walang nakalagay dito sa table na to, para clear. Okay? Pagka-receive ko ng halaman, tinatanim ko na kaagad. Ngayon, hindi ko muna siya gagalawin kasi inano ko muna siya. What I did was, I put them dun sa mga pwesto na paglalagyan ko talaga sa kanila para mag-acclimate sila. Although itong mga to, acclimated na to. Dahil matagal na to pala Mami Josie. Yun din naman, matagal na rin pala. Ano? Kaso Bulacan siya eh. So medyo mataas ang altitude natin dito sa Antipolo. So overnight, papa-overnight ko sila na acclimation dito sa lugar natin. Tapos bukas, bukas siguro ng gabi o hapon. Kasi aalis ako dahil birthday ng aking anak. So, yung bunso namin. So, we will do that first habang na-acclimate sila dito. Nakapwesto na naman sila. So, yung mga Calatheas, nakakasama ng Calatheas, yung Alocasia, kasama ng Alocasia, yung Aglaonema, nandito sila sa Aglaonema, tapos, ano pa ba, the rest, nilagay ko muna sila sa mga shaded bright areas. Okay? Tapos, ito naman, we'll have them stay here siguro mga 2 days. Siguro sa Sunday ko na to ililipat ng mga to. Para before that, inaayos na natin din yung taas. Okay? I'll see you tomorrow. Hi guys! Gabi na. Nandito na kami sa bahay. Pero tapos, eto nga. Eto na yung plant haul ko nung mga napamili ko sa farmer's garden. Okay? Eto. Tingnan natin ha. So, yung kanina na unang pinili ko na tag 30 pesos, ito yon. So, si Dark Vader, si Raindrops, ito hindi ko kilala, pero maganda ng variegation, may variegated something to. Tapos, ito, hindi ko rin alam kung sino yan. Mamaya papa-idehan natin. Tapos, si Pendens. Tapos, ito rin hindi ko kilala. So, 6 yan, 180 pesos. Okay? Tapos, lumipat tayo ng tindahan. Yung dinaanan natin. Sabi ko, gusto ko nitong cubic cross nga ba to? Ayan. So, ito naman is, itong apat na to is 100 pesos kasi 25 each. So, tatlong ghosty. Tapos, isang cubic cross. Ang lalaki ng ghosty eh. Ayan. Tapos, ito naman is tag 15 pesos kasi ito yung gagamitin natin sa new project natin. Ayan. So, si Purple Delight lang kilala ko sa mga to. Hindi ko nakilala lahat. Hindi ko memorize lahat. Pero, tingnan natin kung kaya ng ilaw. Ayan. Kaya pala ng ilaw. Pero, ayan, 15 pesos lang isang lahat. So, 10 to 2, 4, 6, 8, 10, 150. Kasama si Purple Delight. So, ayan. Mura lang, di ba? And then, lastly, itong 6 na to is 3 for 100 naman. Ay, hindi, ito. Ito pala. Itong mga big barbecue na to, ang lalaking barbecue. Oh, di ba? 3 for 100 naman yan.
So, tatlong pot. So, kaya 100. Tapos, ito, 25 pesos isa. Hindi ko alam kung mga ano to, parang mga clavatum and ano. Ewan ko kung blue ano to, something. Tapos, ito, variegated. So, 25 pesos isa, 100 naman din yan. Okay, so, technically, halos ano ba, 100, 200, 350, 350, 530, 630 lahat. 630 lahat, isipin mo ang dami niya, no? Diba? So, ang saya na mamili ngayon sa Farmer's Garden. Mas lalo na kung ano, sinabi nga sa akin was, itong 15 na to, ay hindi, nasan ba yung tagbebenta? Alam ko may tagbebente. Ay hindi, yung 15, tama, itong 15, sabi niya, kasi po, matagal na siya. Kung bagong dating po yan, 25 pa yan. Kaso, matagal na sa amin yan, kaya 15 na lang. Sabi ko, ay, ang galing. Eh, kaya ito yung tuyo yung ano yung soil. Ang bagong dating, ito, itong tag 30 pesos isa. So, kung tumagal-tagal pa ito doon at walang, hindi nabibili, bumababa pala siya ang price niya. So, malamang ito umabot ng 20, pwede umabot doon ng 20-25 kung hindi ko nabili agad. Kaya, ayan. Okay? So, since nandito pa tayo sa baba, nandito tayo, tingnan natin yung ano, yung una nating na haul. Ito naman yung ating mga na haul na galing kay Josfor Cruz. Okay? So, ano na nila, day 2 na nila dito sa, ano, sa Antipolo. Yun. May pwedeng hindi Antipolo kasi nasa Cubao pero matagal na, may isang linggo na. So tomorrow most probably ipapat na natin sila. Okay? So I will end the vlog here. Plant kids, thank you very much for watching. So this is an epic plant haul episode. Hindi pa dumating yung ano, yung galing sa ang tawag dito, Cotabato. Hopefully within the week kasi hindi ko pa rin na ayos 'yan. Okay? See you plant kids. Bye.